Bonjour! Ito po ang aming community, ang St. Quentin, New Brunswick, Canada. Pasyal ko po sa kayo sa aming lugar. Ito po ay dating Anderson, New Brunswick. Kung sa kaliwa ay meron po kami ditong motel. Ito naman pong nasa kaliwa ko, ito po ang ospital dito sa aming lugar. At dito po ang aming park. Nadaan po tayo sa aking tambayan, dito po sa Tim Horton. Dito po ay napakaraming tambay. Unang-una na po ay tambay ng mga matatanda dito sa aming lugar, mga friends Canadian. Saglit po tayong dumaan dito. At yun naman pong nasa kanan na yon, yun ang aming community para po sa mga oldies, mga matatandang. Doon po sila naninirahan. Ito po ang teams dito sa St. Quentin. Malimit po kami dito ng tumambay, lalong-lalo na po ako. Dito naman po sa kaliwang ito, itong aming ano po, St. Quentin Golf Community Course. Nandito po ako ngayon sa Rue Canada ng St. Quentin. Ito po ang aming pinakang main road ng aming community. Dito nyo po ay makikita ay napakaraming kainan. Ang tapo ko dapat dito ay 50 lang at huwag lalampas, at baka humakita kayo ng pulis ay matitikitan po kayo. At pasukin po naman natin itong aming bonus one. Ito po ay supermarket dito sa aming community. Ito po, ang katabi po ay Home Hardware, Co-op, at ang bonus mo. Diyan po ako malimit mamili, mga kapatid, pag ako po ay hindi makakalayo. Dito lang po sa amin. At ang katabi po naman na yan, ayan po naman ang MB Alcohol. Diyan po kami pag minsan bumibili ng alak. Balik po ulit tayo sa rooming. Medyo maputik ho ngayon tong araw na ito. Pagkat tumaas po ng konti ang temperature at negative 4 po. At kahapon po ng hapon ay nag negative 1 hanggang sa naging positive 2, kaya medyo nagme-melt po yung snow. Dito po ay pag July ay meron pong tinatawag na Western Festival. Sarado po itong plaza po namin. 1 week po yan na sarado. Parang Mardi Gras sa Pilipinas. Sa right side,
At yan naman po ang aming simbahan dito, Romano Katoliko. Diyan po ako nagsisimba. At kahit friends po ang misa, wala naman po problema. Kakanan po tayo. Ito po ang aming library. Dito po ay libre po ang pagpunta niyo po dito ay libre. Libre ang pagko-computer. Kung gusto mo magpa-Xerox, magpa-scan, ang scan ay libre din po. Pagpapa-Xerox ka lang 25 pills ang isang page. At malimit din po dito rin ako nagpapa-Xerox nung nag-asikaso ko ng papel ko. At pag minsan po dito rin ako nagbo-walking sa playground nila. Hindi nyo lang po mapansin ngayon sapagkat ang kanilang playground po ay punong-puno ng snow. Yan, ito po ang aming library. Yan. Panahong summer po malimit po ako mag-walking dito sa playground nila. And please share and subscribe my YouTube channel, Mang Doro the Explorer. Maraming salamat po. Ngayon naman po lalabas na po ulit tayo. At dadaanan na naman po natin ang balik po tayo ulit sa Rue Canada. Canada Street. Stop light po ng St. Quentin. Turn right po tayo papuntang Group Sabwa. Ito po ay pag dinedire-diretso nyo ay mga 100 it's 200 kilometers ay mapupuntahan na po natin ay ang Butters. At meron na po dong karagatan. Doon po ako ay nag-fishing. At pagdating po ng summer, ibablog ko naman po ang aking mga pag-fishing dito sa iba't ibang lugar ng New Brunswick. Daanan po muna namin ang eskwelahan ito. Ito po ang eskwelahan namin, ang high school ng St. Quentin, New Brunswick. Most of the people here speak French, and some people they can speak English, but it's hard to get people here na talagang magaling mag-English because they are French. Yan, ito po ang high school ng St. Quentin. Ito po siya. Ang iba pong kabataan na anak ng mga kaibigan kong Pilipino dito ay dito po nag-aaral.
Ito po ay ang Alexander J. Sabwa School. Ayan po ang mga high school, ang mga kabataang naglalaro po. Hello, kumusta? Nagaano ko, nagbablog. Ano kaya? Anong pangalan pala yung YouTube channel nyo? Bago pa lang, kahapon pa lang nag-umpisa. Ako yung bago na naman po ako eh. Ginawa ko Mang Doro, explore. Ayos lang po yun. Kahit cellphone lang po, kaya lang po yung edit tsaka ano. Practice ba? Oo. Nandito po ang anak ng aking kaibigan, na si Teresa, si Dominic. Andali lang po yun. Oo nga. Practice lang, wala magawa eh. Sige, pag ano. Ingat. Apo, kaya rin po. Sila po ay volleyball. At dito po sa kabila ay sila po ay naglalaro ng naglalaro po sila ng ski. Ayan po ang aming high school school dito sa aming community. Napakalakad yung eskwelahan. Ngayon ay balik po muna tayo sa Roo, Canada. Puntahan po pala muna natin ang aking kumpanya. Ito pong lugar na ito ay napaka mabait ng tao. Kami po ang kauna-unahang Pilipinong nagtatrabaho dito at napatira sa St. Quintin. Halos po lahat ng tao dito ay French. At ang mga baguhan po sa trabaho namin ay mga European, mga Ukraine, may Mexicano, at na mga Pilipino. Yan, dito po ay gasolinahan din sa kanan. Dire-diretso po tayo. Malapit na po tayo sa aming pabrika. Bakit po pinagtatrabahuan? Dito po ay dapat ipigtilang ang takbo mo at napakarami pong taong tumatawid. Ayan po sa kanan namin ang aming head office. Ito po ang Group Sabwa sa kanan ko. Nakikita niyo po. Ayan po, ang una kong naging trabaho noon ay sa paleta. Ito po ay napakalawak na pabrika. At dito naman po sa kanan na ito ay ito ang aking dito po ako nagtatrabaho. Ito po ay ang composant. Ayan, dyan po ako nagtatrabaho. Ayan po. Diyan po nagtatrabaho, composant, St. Quintin. At ito naman po ang garage. Kaya dito po ako nagpa-park. Kapag ako po ay napasok. Napakalaking, napakalawak pong lugar. Hanggang doon po pa yan sa dulo, looban. Makikita nyo po ay tambak ang napakaraming troso. Ayan po ay napakalawak na pabrika dito sa St. Quintin.
Hindi lang po dito sa St. Quentin, buong New Brunswick at Canada. Yan, dito po ibinabagsak mga troso. Ang tawagin man po ito ay rest goods. Dito po na katoka yung isang dito po nagtatrabaho, yung aking isang kaibigang Pilipino na si Marvin. Ayan, ayan po ang rest goods. Ito po ang kanilang parking. Ayun, may pumasok ng truck. Pagpasok nyo po sa truck doon sa loobang yon, ay ayun naman po ay ang tabaka ng troso. Ayan, ito po. Napakalawak po nyan. Hanggang doon. Dulong yun. Ayun po, mga truck po ay naglalabasan na. Ayan po ay ginagawa naman doon sa may nausok na yon ay pellet. Tayo pwedeng basta-basta pumasok doon sa lubang yun. Sa mga susunod kong vlog ay pupuntahan po natin itong kanan na to. At napakaganda po ng daan dyan. Napakadami lang pong moose at saka black bear at deer. Pupuntahan po natin ang Butters. Doon po ako namimingwit ng isda. Balik po muna tayo. Ayan, ayan po ang aming garage. Nasa kanan. Ito po ang aming parking area ng komposan. Most of mga katrabaho ko po dito eh hindi po sila nag-English. Karamihan po sa kanila ay French. Sign language na lang po kami. At nakakapag-intindihan naman kami kahit hindi sila mga nag-i-English. Ayan, ayan po yung komposante. Ayan, ayan po yung komposante. Please like and subscribe my YouTube channel, Mang Doro, The Explorer. Maraming salamat po. Merci, buko.